lahat. So, excited na po ako ma-share sa inyo ang recipe po natin ngayon. Wala po itong kakupas-kupas. At ito nga po ay ang taho! Taho! Bata man o matanda, swak na swak po ito kasi napaka-healthy naman pong tuna. Ituturo ko po dito step by step. Kaya panoorin niyo po hanggang huli kasi yung inyo pong maaaring katanungan ay nandito na rin po sa video. Kaya kung interesado po kayo, tara na at umpisahan na po natin! Magbababad po tayo nitong ating soya beans. Palito ay sa Shopee ko po binili. Kalahating kilo lamang po yung ating gagawin. Dahil meron bawas po dito, ito na po yung ating gagamitin. Ito po ibababad po natin ng 10 to 12 hours. Hugasan po muna natin. Yung tubig naman po nito, walang kaso kung gaano po kadami. Basta mahalaga po doon, lampas po doon sa ating soybeans. Okay? So, ngayon ay gabi na. Babalikan po natin ito bukas pagkagising po natin. A few moments later. After 10 hours, ito na po yung ating soybeans. Bali, binabad po natin to ng alauna po ng madaling araw at ngayon po ay alas 11 na po ng umaga. Ang laki na po ng inilaki niyan kumpara po dito sa hindi pa po natin na ibababad. Pero ito po, pinapalitan ko po to na tubig para iwas panis po yung ating soybeans. Umpisahan na po natin ang paggagawa po ng ating taho at gagamit po tayo dito ng blender pero pwede po tayong gumamit ng food processor or kahit ano pong panggiling meron tayo sa bahay. Basta mahalaga po doon, mas magiling po natin ng pino ito pong ating soya para mas lumabas po ang katas. At gagamit po tayo ng 3 liters po ng malinis na tubig sa kahating kilo po ng soya. Bali, meron po tayo ditong bowl. Pagkagiling po natin, dito po natin ilalagay. At dito naman po yung pinakang sapal po ng ating soya. At dito gagamit po tayo ng ating cheesecloth. Bali, ito po yung itsura niya sa SM ko po nabili. Kulang-kulang 200 po ang presyo. Medyo malaki po yan kaya hinati ko na lamang po. Meron din po sa Shopee at meron din po sa Lazada. I-blender lang po natin hanggang sa uminom. At ito nga po pala, kailangan po natin ng ipit ng damit para hindi baba yung ating pong tela. Pagka-blender po natin, napatulo lang po natin saglit, pipigain na din po natin. Huwag na po natin iipunin kasi mas mahihirapan po tayong magpiga. Sa paglalagay naman po natin ng tubig dito sa ating blender, kahit gano'n po yan kadami or kaunti, basta may lagay po lahat natin na total na tubig ay 3 liters po. Bali, ito po yung pinakang sapal po ng ating soya beans. At sa sunod naman po natin gagawin, tanggalin naman po natin itong bula sa ibabaw. Ito kailangan daw pong tanggalin kasi nakakapag-iba daw po ng lasa sa ating pumutak. Ito po yung tira natin dun sa 2 liters. Isama na po natin. At dito, kailangan na po natin ang ating paglulutuan. Para hindi po tayo mahirapan sa ating pong pagkukosting, yung ating pong lulutuin ay susukatin na po natin. Kaya kailangan po natin itong may sukatan. Gagamit po tayo ulit nitong ating clean cloth para mas masala po natin ng ayos para yung ating pong taho ay pino po ang kalabasan. 1 litro. Dalawang litro. At may labis lang po tayong kaunti, siguro mga dalawang kutsara to.
Yung atin pong 3 litro, hindi po lahat natin yun na itubig sa ating blender, kaya dito na lang po natin ilalagay. Sinala na din po natin. Sabihin na lang din po natin na 3 liters po yung magagawa natin. Dapat talaga po yun, lalampas po yun sa 3 liters kasi may makukuha pa po tayong katas dun sa ating soya beans. Dahil mahina po tayong pumiga, halos 3 liters lang din po yung nakuha natin. Kaya kung malalakas po yung braso nyo, mas mapipiga po ninyo to ng ayos. Bago po natin isalang sa ating apoy, tanggalan po ulit natin ang bulak. Ganitong kalakas lang po yung ating apoy. Ang mahalaga po dito sa pagluluto po ng ating taho ay huwag po nating titigilan sa halo kasi kung hindi, masusunog po yung ilalim nun. Okay lang naman po na medyo malakas po yung apoy basta huwag po nating titigilan sa halo para hindi po masunog yung ilalim. At kapag nakita na po natin na malapit na pong kumulo, hihinaan na po natin ang apoy at okay na po yon. Bali ito po, niluluto ko po sa loob ng 30 minutes. Mas madali po kung gagamit po tayo ng thermometer, 180 to 190 degrees Celsius. Ito po, hininaan ko na yung apoy niya kasi medyo bumubulak-bulak na po ito. Pero parang hindi naman po kita sa video, tumataas na po yung usok nito. Saka maaamoy nyo na po yung amoy po ng soya milk. At ang ibig sabihin po nun, malapit na pong maluto ang ating taho. Iset aside lang po natin. Pagkaluto po natin, magtimpla na po tayo ng ating tofu coagulant or calcium sulfate. Ito po yung magpapabuo po ng ating taho. Sa 1/2 kilong soybeans po na niluto natin, maglalagay po tayo ng 1 tablespoon. At maglalagay din po tayo ng kaunting tubig or 1 tablespoon din po. Tapos tunawin lang po natin ng ayos. Kailangan po ay tunaw na tunaw para hindi po pumalpak yung ating pong taho. Kapag natunaw na po natin ang ayos, ilagay na po natin yung ating soya milk. Ang isa pong palatandaan na sakto po yung pagkakaluto ninyo sa inyong soya milk, meron po kayong makukuha sa ibabaw po na ganito. Tapos tanggalin din po natin itong bula sa ibabaw. At kapag natanggal na po natin yung bula, ibuhos na po natin dito sa atin pong tofu coagulant na tinunaw. Kailangan po ay mga 1 feet po ang taas para mag-combine po ng ayos yung ating tofu coagulant at ito pong ating soya milk. Katapos po nun, tanggalan po natin ang bula sa ibabaw po ito ng dahan-dahan. Pag natanggalan na po natin ang bula, takluban na po natin. After 20 minutes, balikan po natin yan. Kailangan po ay huwag po natin gagalawin or huwag po natin hahaluin. Habang iniintay po natin yung 20 minutes or mabuo po yung ating taho, magluluto na po tayo ng ating arnibal na asukal. 1 kilo na po yung gagawin natin. Brown sugar. At maglalagay po tayo ng 1 litro po ng tubig. Pero pwede rin naman pong 500 ml lang po ng tubig. Mas concentrated po ang tamis po noon. At isasabay na po natin ang pagluluto po ng ating tapioca pearl. Ito po inorder ko na din po sa binilhan po ng ating soya beans. Bali 1 cup lang po yung ating lulutuin kasi sobrang dami na din po nito. Bali, titimbangin na din po natin para hindi po tayo mahirapan sa pagkocosting po mamaya. Bali, yung atin pong 1 cup, pumapatak po siya ng 170 grams. Bali, 1 litro po ng tubig ang kailangan din po natin dito. At kapag kumulo na po, saka lang po natin ilalagay yung atin pong sago. Mukulo na po yung ating tubig at ilagay na po natin itong ating sago. Kulo
Kulong-kulo na po itong ating asukal at iseset aside lang po natin to. Intayin lang po natin na medyo lumamay kasi sasalain po natin yan para yung mga itim-itim po ay hindi po mapasama. Yung sago na lang po ang iintayin po natin maluto. After 20 minutes, patayin na po natin yung ating apoy at i-rest po ulit natin ng 10 hanggang 20 minutes para mas maluto-luto pa po yung ating pong sago. At dahil medyo malamig na po itong ating caramelized sugar, salain na po natin. Yung atin pong isang kilong asukal, ang kinalabasan na po noon nung naluto na po natin ay 1,450 ml. Ginagawa po natin to para po sa ating pagkukosting ay hindi po tayo mahirapan at mas matuos po natin ang ayos. Okay na din po itong ating sagot. Ang sunod na po natin gagawin ay sasalain naman po natin ito at huhugasan. Kapag napatiktikan na po natin, titimbangin naman po natin para malaman po natin kung ilang grams na po ang kinalabasan nung naluto po natin para sa costing, hindi po tayo mahihirapan. Para mas maipakita ko po sa inyo yung tamang costing kasi kung sasandukin po natin to lahat, medyo matarbaho po at medyo hahaba din po yung ating video. Kaya ito pong ganito ay okay na po ito. Bali, ang kinalabasan na po ay 729 grams na po nung naluto natin. Nakaluto na po tayo nung ating sago, nung ating caramelized sugar. Ngayon, ipakita ko naman po sa inyo yung niluto po natin na taho. Wow! Diba sobrang kinis po nung ating taho? Kung napapansin nyo po, dito po sa gitna, makinis po. Tapos dun sa gilid, medyo parang may bula-bula na parang pinutok. Bali, ayun po yung bula na hindi po natin nasaid kanina. Kung gagawin po natin ito, tanggalin po talaga natin yung bula para makinis po yung ibabaw. Ngayon, sandukin naman po natin para maipakita ko po sa inyo kung gano'ng kaganda ang texture po ng ating taho. Bali, ito po medyo may basa-basa yung ibabaw. Konti lang naman po yan. Pero sadya lang naman po yon, tatanggalin lang po natin yon. Ngayon, sandukin na natin. Ang ganda po ng ating taho, makinis at nagwi-wiggle-wiggle po sa lambot. Wow! Sumandok pa po ulit tayo ng isa. Wow! Napakaganda ng ating taho. Perfect na perfect po ito. Sunod naman po natin gagawin, titikman na po natin to kasi excited na po talaga akong tikman to. At para makapag-costing na po tayo para malaman po natin kung magkano nga po ba ang puhunan dito sa ating taho. Okay? Meron po akong baso dito na gagamitin natin. Itong isa ay 3 ounces at ito pong isa ay 5 ounces. At ito naman po yung ating 5 ounces. Hindi po natin pinuno kasi maglalagay pa po tayo dito ng ating sago at ng ating pong alibal. Dito po sa ating 3 ounce, estimated po 45 ml po na taho ang inilagay po natin dito. Dito naman po sa ating 5 ounce, estimated po 75 ml po ang inilagay po natin. Lagyan naman natin ng isang sandok na sago. 1/2 tablespoon po dito sa ating 3 ounce. At 1 tablespoon po dito po sa ating 5 ounces. Dito po sa ating 3 ounces, maglalagay po tayo ng 2 takal po ng ating arnibal. Balikatumbas po iyon ng 1 tablespoon. At dito naman po sa ating 5 ounces, maglalagay po tayo ng 3 takal. At katumbas po ito ng 1 1/2 tablespoon po. Ito na po ang ating homemade taho. Ano naman po natin? Tahong-taho po talaga ito. Pang-negosyo po talaga. Natikman na po natin at ang lasa po talaga nito, katulad na katulad po sa binibili po nating taho
tuwing umaga. At yung pagkakaluto po natin, perfect na perfect po yun kasi makinis. Pagdilikpan po natin, pinong-pino po yun. At talaga naman po nag-wiggle-wiggle po yung ating taho. Basta sundan nyo lang po yung procedure ng ating pagluluto at makakagawa po kayo ng perfect po na taho. At ngayon, excited na po akong mag-costing para malaman po natin kung magkano nga po ba ang puhunan sa 3 ounce at sa 5 ounce. Kasi ito po yung pangkaraniwan na ginagamit po ng nagtitinda po ng taho. Yung lagi ko pong sinasabi, magko-costing pa rin po tayo ng sa atin. Kasi iba't iba naman po tayo ng lugar at presyo po ng nabibili. Basta mahalaga po doon, bibigyan ko po kayo ng idea kung papaano po natin tutuusin ang ating pong produkto. Unahin po natin tuusin yung sa ating pong taho or yung sa ating pong soybeans. Balito po ay 1 kilo at 68 pesos po ang presyo sa online. Tapos nag-shipping fee po tayo dito ng 40 pesos, pero kasama na po doon yung sagu po natin at kasama na din po yung kuwagulan po na ginamit natin. Bali, dito na lang po natin lahat tuusin. Kaya ang presyo po nito ay 108 pesos. Tapos ang niluto po natin ay kalahating kilo po lamang at ang kalalabasan po noon ay 54 pesos. At mag-class na din po tayo nitong ating kuwagulan na ginamit na 1 tablespoon. At ang kalalabasan lang po noon ay 1.21. At sa magtatanong naman po kung paano po yun nakuha, pali ito po ay 1 kilo. Kumuha po tayo dito ng 1 tablespoon. At nang tinimbang ko po yun, ang kinalabasan po noon ay 14 grams. Para malaman po natin kung ilang 14 grams ang makukuha po dito sa 1 kilo or 1,000 gram, i-divide po natin sa 14. At ang kalalabasan po noon ay 71.42. Ngayon, para malaman po natin kung magkano po ang puhunan kada 1 kutsara, ang presyo po nito ay 87 pesos. I-divide po natin sa 71.42 at ang kalalabasan po noon ay 1.21 po ang puhunan po kada 1 kutsara. At ngayon, mag-plus na din po tayo ng mineral po na ginamit po natin, 3 liters po yun, 4.71. At sa magtatanong naman po at itipid tips, paano nyo naman po nakuha yun? Bali, ito po yung ginamit natin. Yung degree po nito, parehas lamang po yun. At ang laman po nito ay 5 gallon. Pag kinonvert po natin yun sa liters, ang kalalabasan po nun ay 19 liters po ang laman po nito. Para malaman po naman natin kung magkano po ang puhunan kada 1 liters, ang presyo po nito dito po sa amin ay 30 pesos. Yung atin pong 30 pesos, i-divide po natin sa 19 liters at ang kalalabasan po nun ay 1.57. Kapag itinimes 3 po natin yun, dahil 3 liters po yung kinuha po natin, ang kalalabasan po nun ay 4.71. Kaya ang total po lahat ay 59.92. Pero magpa-plus pa po tayo doon ng ating other expenses sa pagluluto po natin dito ng 30 minutes. Sabihin na lang po natin na 5 pesos kasi saglit lang naman po lutuin. Tapos sa mahinang apoy lamang po lulutuin. At mag-plus na din po tayo ng ating labor sa paggagawa po nitong ating taho sa pagluluto po nito. Sabihin na lang po natin na 15 pesos. Kaya ang total po lahat ng puhunan natin dito po sa ating taho ay 79.92. Sabihin na lang po natin na 80 pesos para hindi po tayo mahirapan sa pagtutuos. Ngayon, tuusin naman po natin kung magkano po ang puhunan dito sa 3 ounce pag inilagay na po natin yung taho at dito po sa ating 5 ounce. Unahin po natin dito sa ating 3 ounce. Pero, i-convert po muna natin sa ml kasi ml po ang sukat po natin dito. At ang katumbas po nun ay 88.7. Anong niluto po natin ito ay 3,000 ml. Ngayon, approximately po, ang mailalagay po natin dito ay 45 ml po lamang. Kasi hindi po natin ito pupunuin, maglalagay pa po tayo dito ng ating sago at ng ating pong arnibal. Para malaman po natin kung ilang 45 ml po ang makukuha po natin dito, i-divide po natin sa 3,000 ml. At ang kalalabasan po nun ay 66. Yung puhunan po natin na 80 pesos, i-divide po natin sa 66 para malaman po natin kung magkano po ang puhunan kada 45 ml. At ang kalalabasan po nun ay 1.21 po ang puhunan kada 45 ml. Ngayon, ang tuusin naman po natin ay ito pong ating 5 ounce. At pag kinonvert po natin sa ml, ang kalalabasan po nun ay
147.8. Approximately, ito pong 5 ounce, malalagyan lang po natin ito ng 75 ml. Kasi meron pa po tayong sago at meron pa po tayong arrival. Kaya yung ating pong 3,000 ml, i-divide po natin sa 75 ml at ang kalalabasan po nun ay 40 na 75 ml po ang makukuha po natin dito. I-divide po natin sa 80 pesos po na puhunan at ang kalalabasan po nun ay 2 pesos po ang puhunan kada 75 ml. Okay? Ngayon, ang tuusin naman po natin ay dito po sa ating sago. Ang presyo po nun ay 20.40 po kada isang cup. At sa magtatanong naman po kung paano po nakuha yon, nung tinimbang po natin yung isang 1 cup, ang timbang po noon ay 170 gram. Para malaman po natin kung ilang cups po yung makukuha dito sa 1,000 gram, i-divide po natin yon at ang kalalabasan po noon ay 5.88. Ngayon, para malaman naman po natin kung magkano po ang presyo kada isang cup, yung presyo po nito na 120, i-divide po natin sa 5.88 at ang kalalabasan po nun ay 20.40 po ang puhunan po kada isang cup. Mag-plus na din po tayo ng ating gas sa pagluluto po dito at kaunti pong tubig. Sabihin na lang po natin na 8 pesos. Pero magpa-plus pa din po tayo dito nung atin pong labor na 15 pesos sa pagluluto po natin dito. Ang total po lahat ng puhunan po natin sa sago ay 33.40. Ngayon, tuusin naman po natin kung ilan po ang mailalagay natin dito sa 3 ounce at dito po sa ating 5 ounce. Unahin po natin itong ating 3 ounce. Approximately po, makakapaglagay po tayo dito ng 1/2 tablespoon. Kapag tinimbang po natin yon, approximately 10 grams po yon. Kung natatandaan nyo po, nung naluto na po natin yung ating sago, nung tinimbang po natin yon, 729 grams. Ngayon, i-divide po natin sa 10 grams para malaman po natin kung ilang 10 grams po ang makukuha natin. At ang kalalabasan po nun ay 72.9. Para naman po malaman natin kung magkano po kada 10 grams yung atin pong puhunan na 33.40, divide po natin sa 72.9. At ang kalalabasan po nun ay 0.45 centavos po ang puhunan kada 10 grams. Ngayon, ang tuusin naman po natin ay ito pong ating 5 ounce. Approximately po, makakapaglagay po tayo dito ng 1 tablespoon. Sa grams po yon ay 20 grams. Yung ating po 729, i-divide po natin sa 20 grams. Ang lalabasan po nun ay 36.45. Yung atin pong puhunan na 33.40, i-divide po natin sa 36.45. At ang kalalabasan po nun ay 0.91 centavos po ang puhunan kada 20 grams. At ngayon, ang tuusin naman po natin ay yung sa atin pong arnibal na niluto. Yung atin pong isang kilong brown sugar, 45 pesos. At sa atin pong gas at sa itinubig po natin, sabihin na lang po natin na 5 pesos kasi saglit lang naman po siyang lutuin. At mag-plus na din po tayo ng ating labor na 10 pesos. Kaya ang total po lahat ng ating puhunan sa arnibal ay 60 pesos. At ngayon, ang una po ulit natin tuusin ay dito po sa ating 3 ounce. Approximately, makakapaglagay po tayo dito ng 1 tablespoon or 24 ml. Kung natatandaan nyo po kanina, yung sinukat po natin ito ay 1,450 ml. I-divide po natin sa 24 ml at ang kalalabasan po nun ay 60.41. Sabihin na lang po natin na 60 pesos. Yung puhunan po natin na 60 pesos, i-divide po natin sa 60 na makukuha po natin dito. At ang kalalabasan po ay piso po ang puhunan kada 1 tablespoon. Ngayon, ang tuusin naman po natin na ito pong ating 5 ounce. Approximately, makakapaglagay po tayo dito ng 1.5 tablespoon or 36 ml. Yung atin pong 1,450, i-divide po natin sa 36 ml. At ang kalalabasan po nun ay 40.27. Ngayon, i-divide po natin sa 60 na puhunan para malaman po natin ang puhunan po kada 36 ml. Ang kalalabasan po nun ay 1.54 ang puhunan kada 36 ml. Natuos na po natin lahat. Ngayon, ang tuusin naman po natin ay kung magkano nga po ba ang puhunan dito sa 3 ounce. Umpisahan po natin sa ating taho, 1.21,
sa atin pong sagok, 0.45, at sa atin pong arniban, piso, at mag-plus na din po tayo ng ating cup na gagamitin, 0.22. Bali, ang presyo po nito ay 11 pesos pero 50 pesos na po yun. Kaya ang total po ng puhunan dito sa ating 3 oz ay 2.88. Ang presyo po nito ay 5 piso at i-minus po natin yung puhunan na 2.88. Approximately, tutubo po tayo dito ng 2.12. Ngayon, tuusin naman po natin ay ito pong ating 5 oz. Sa ating pong taho, 2 pesos. Sa sago, 0.92. Sa ating pong arniban, 1.50 at sa ating pong cup, 0.24. Bali, 12 pesos po ang presyo pero 50 pesos na po yun. Kaya ang total po lahat ng puhunan po dito sa ating 5 oz ay 4.66. At ito po pwede po nating ibenta ng 10 pesos. I-minus po natin yung puhunan na 4.66. Kaya approximately, tutubo po tayo dito ng 5.34. Ngayon, average po ang gagawin po natin dito kasi hindi naman po natin masasabi kung lahat ay 3 oz or kung lahat po ay 5 oz. Ngayon, paglasin po natin yung tubo po natin dito sa 3 oz at dito po sa ating 5 oz. At ang kalalabasan po nun ay 7.46. I-divide po natin sa dalawa. At ang kalalabasan po ay 3.81. Kung puro 3 oz po yung mabibili po sa atin, approximately, makakakuha po tayo dito ng 66 po na 3 oz. Pero kung puro 5 oz naman po yung mabibili sa atin, approximately, nasa 40 po ang makukuha po natin dito. Dahil hindi po natin masabi kung mabibili po sa atin ay 3 oz or kaya po 5 oz, kaya i-average po ulit natin. Yung 66 natin at yung 40 sa 5 oz, pag pinag-plus po natin yon, at ang kalalabasan po nun ay 106. Ngayon, i-divide po natin sa 2 at ang kalalabasan po nun ay approximately 53 cups po ang makukuha po dito kahit malaki or maliit. Hindi na po yun nagpapanlayo po doon. Yung atin pong average na 53 na makukuha po dito, i-times naman po natin sa 3.81 na average po na tubo po natin. At ang kalalabasan po nun ay 201 po approximately na tubo po natin dito sa ating pong 3,000 liters or 3 liters po na taho. Bigyan ko lang po ulit kayo ng halimbawa dahil tayo po ay nag-uumpisa pa po lamang at itinitinda po natin dito sa harap po ng ating bahay. May tubo po tayo doon na 201. Kapag tinuloy-tuloy po natin yon, araw-araw po tayo nagtitinda. Sa loob po ng isang buwan, posible po tayong tumubo doon ng 6,057. Ayun po ay kung nag-uumpisa pa po lamang. Pero kung talagang kakaririn po natin itong atin pong pagtataho, hindi lang po yon ang posible po nating tubuin. Kasi mas higit pa po doon, lalo na po kung sasamahan po natin na sipag, tiyaga at diskarte. Kasi malaki po talaga ang tubuan sa taho. Hindi po ito mahirap ibenta kasi kilala na po ito. At aminin man po natin sa hindi, inaabangan na po talaga ito sa umaga. Lalo na po kung meron po tayong mga chikitin. Yung tuos po na ginawa ko po sa inyo, sa starting pa po lamang yun. Kung talagang kakaririn po natin ito, mas malaki pa po ang posible nyo pong tubuin. Kasi katulad po nitong ating mga soybeans, kumpersa ko na po natin ito bibihin, ang laki po ng mura. Ito pong ating sago, tapos yung ating mga kuwagula, mas malaki po ang matitipid po natin kumpersa ko po yung bibihin po natin. Halimbawa po, dahil tayo po ay nag-uumpisa pa po lamang, magtsaga-tsaga po muna tayo sa pagbe-blender at sa pagpipiga. Pero kung talagang tayo po ay kikita na dito, pwede po tayong bumili ng grinder po ng soya with separator. Ang presyo po nun ay kulang-kulang 13,000 po yun. Hindi na po kayong mahihirapang magiling at magpiga-piga. Kaya minuto lang po ay tapos po ang inyo pong taho. At syempre, pag nangyari po yun, mas malaki po ang mayi-yield po ninyong product. At ngayon, bigyan ko naman po kayo ng tips kung paano naman po natin ito nenegosyohin. Una, ito po pwedeng-pwede po natin itinda sa harap lang po ng ating bahay. Kahit wala po tayong pagabitan, basta meron po tayong blender, makakapag-umpisa po tayo. Ito po kahit sa kaldero lamang po, pwede po natin ilagay na tulad po nito. I-display lang po natin sa harap po ng ating bahay. At ito naman po sa ating arniban,
Kung meron po kayong mga pinag-ubusan ng mayonnaise, pwede na po yun. Tapos, lagyan po natin ng sandok. Ang bili ko po dito ay 40 pesos po lamang ito. Mga bilihan ko po ng kaldero yung nabili. At yung ating pong sago, ilagay lang po natin sa may taklo po na tupperware. At syempre, kung ititinda po natin ito sa harap po ng ating bahay, kailangan po ay malinis. Lagi nyo pong hahandaan ng malinis po na basahan. Hindi po natin maiwasan na pag sumandok po tayo ay may tutulo. Kailangan ay punasan po o kaagad natin. Kahit mag-umpisa man po tayo na wala pa po tayong kasinong kagamitan, basta mahalaga po doon, pag nagtinda po tayo, kailangan po ay laging malinis. At pangalawang tips, kung talagang pagbubutihin po natin ang pagtitindan po nito at nakaatikhan na po tayo ng ating grinder, mas madami po yung yield po natin. Para meron po tayong katulong sa pagtitinda, pwedeng magpalako po tayo. Pero syempre, kapag kumuha po tayo ng maglalako, yung gagamitin po nila, yung pinilalagay po dito, kayo na po ang mamumuhunan po doon. Approximately, ang presyo po nun ay nasa 4,000 pesos sa Divisoria. At pangatlo, magpagawa po tayo ng ating karatula, kahit isabit lang po yan sa harap po ng ating bahay. Pero syempre, lalagyan nyo po yun ng note, dapat po ay one day magsasabi na po sila kasi ibababad pa po natin ito pong ating soya beans. At pwede rin po ipalagay po natin sa ating karatula, pwede po pang birthday o kahit ano pong handaan, pwede po kayong magawa po nito. Pag may umorder po nun, dapat may kasama na pong arniban at may kasama na pong lutong sago. Diba? At yung ating pong pang-apat na tips, gamitin po natin yung ating social media account, yung ating FB. Kung meron po tayong FB page, kung meron po tayong Instagram, post po natin para mas lumawak po ang nakakaalam na tayo po ay naggagawa po tayo ng taho. At yung ating pong panglimang tips para po sa ating mga mahal na OFW, alam ko pong namimiss nyo po ang pagkain ng Pinas, lalo na po itong ating taho. Ito po, pwede nyo na pong lutuin dyan. Sigurado naman po na meron pong mabibili din po sa inyo nitong atin pong soya beans. Kung meron po kayong party-party, meron pa ba ngayon? Meron na ba ngayon? Wala pa ngayon dahil sa COVID. Pwedeng-pwede po, halimbawa, pag nagkita-kita po kayo, pwedeng magawa po kayo nito. Or kung meron po namang may birthday or meron po kayong riregaluhan, pwedeng-pwede po ito. Ilagay na lang po natin sa maayos po na lagayan. Kaya naman po, kung maluwag po sa ating lugar, pwede po tayong magpa-order po nito. Okay? At sana bago po nagtapos ang video na ito ay may naidagdag po ako na idea po sa inyo. Bali, ito po ay basic po lamang. At abangan nyo din po sa mga susunod po nating video, yung isa sa sikat po na tinatawag po ngayon na chilled taho. Tuturo ko din po kung paano po magiging stable po ang ating pong chilled taho. Lalo na po ngayon na papasok na po ang summer. At kung interesado po kayo sa mga ganitong video at hindi pa po kayo nakaka-subscribe, pindutin nyo na po yan. Huwag nyo po kalimutan yung bell button para pag may upload po tayo, updated po kayo. At meron po tayong second channel, Tipik Tips at Iba Pa Family. Nag-upload po kami dyan pag may mga happenings, collaboration, or meron po tayong pag-giveaways. Dyan nyo po unang malalaman. At meron din po tayong FB page, Tipik Tips at Iba Pa, para pag nasa FB po kayo, updated pa rin po. At huwag nyo na din po kalimutan, meron po tayong Instagram, baka naman. At huwag nyo na din po kalimutan, i-like at i-share. Kasi sa ganitong paraan, makakatulong din po tayo sa mga kananin natin, mga kamami natin, kaibigan, katrabaho, na magkaroon ng extra income kahit tayo po ay may pinagkakakitaan na. At yung lagi ko po sinasabi, doble-doble ingat pa rin po tayo at sumunod po sa alituntunin po ng ating pamahalaan. Kaya kita-kits na lang po ulit sa ating mga next video. Maraming salamat! Bye-bye.